Mobile Legends Bang Bang World Championship. Kuya Rob Dizzy, it's game number 3 as Brand Esports. Sila ang may lamang dito sa series natin. 2-0 laban sa Burmese Schools. And that's perfectly said there, Kuya Rob, na yung lineup dito ng Burmese Schools is one of the best versions of a draft na nakita natin galing sa kanila in this series. Tignan mo, yung aggression na pinapakita dito ni Kid, alam niya na meron siyang burst damage na kaya tunawin dito si Carl TZ or maybe si Q kung pumasok siya, and nadidisrupt nila yung farm dito ng Brand Esports ni Carl TZ. Hindi pa nga siya naka-purple buff dito. Oo, yung Soul Bloom na damage doon ng Matilde, almost half HP kagad yung bawas doon sa Claude. And well, na-realize din naman yun nila Coral TC. That's the reason why they move towards the orange buff. There's no sense na makipaglaban pa doon sa kanilang purple buff. Might as well try to get other objective dito, as maybe and Kid, ganito lang yung talagang gagawin nila, is pahihirapan nila dito si Carl TC to get his farm. Meanwhile, si Ace dito, medyo libre ang pagkuha ng kanyang mga farm. Tignan mo naman si Few. Guys, this is something new for Few. Benedetta in the mid lane na ginagamit dito ng idol ng mga kids. Si Ribo actually ang gumagamit ng Kagura sa side lane. And this is a different type of role para sa isang Benedetta, is as the mid, as like a support ngayon dito on the role. Pero it makes sense din naman eh. Ito si Ribo dito, he could be able to sustain naman itong show na to on the bottom lane, and even yung Yuzhong doon ni Flappy. So it's a waiting game talaga dito, Kuya Reptar, dito for the side of Brand Esports. Meanwhile, for Burmese School, kailangan nilang ituloy-tuloy ito aggression. As in the first 2 minutes of the game, tingin ko they're doing a very good great job. Hindi pa lang sila nakakakuha ng pick-off, pero they have to force the first turtle fight. They need to get the lead sa umpisa. And yun nga, level 2 pa lang dito si Maybe. Same with Lossy, pero si Fio makikita dito ni Maybe. Pinagamit na nga ang spiral strangling niya. Si Ace, inuna na ang pagong dito. Pero ang Brand Esports, malapit lang sila. Si Carl TZ dun na sa bottom lane, but that's just going for the crab coin. Alam ng Brand Esports dito na hindi pa pwede mag-all-in ang Burmese Schools. So dinadahan-dahan lang muna dito, pero it's gonna be a problem na si Flap TZ. Medyo nabawasan na, pero dito sa kita, that's gonna be a knock by Ruby DD. At si Lusty ang nakapag-zone out dito. And wala nang ultimate dito. Ang lapu-lapu. So may konting laman dito ang Brand Esports kung lalaban sila. Oo, pero also medyo mahihirapan din dito mag-contest yung ano eh, yung Brand Esports eh. So ano to ha, parang ang nangyayari dito medyo cha-cha yung laban dito ng dalawang team na to. Dito mo mapapansin yung ano eh, na hindi na yung aggression na ginagawa ng Burmese School, even nung dating laban nila with Brent, medyo nababawasan. Kumbaga, nagiging mas maingat sila, wherein dapat kasi mas aggressive kay sa ganitong klase ng lineup eh. So probably, baka nagme-make sense nga na baka nga tensyonado ngayon ang mga players ng Burmese School. Lasty, papasokin. Nakakabigay na ng impormasyon dito. Malapit na siya mag-level 4. Electo final blow doon sa turtle, pero ang Burmese Schools na nakukuha ng pagong. Lasty, nabawasan na. And si Fio ang mahuhuli dito. Flap TZ, sinusubukan niya kalabanin to with the Yuzhong. But here comes Flap with the kill. That's gonna be a trade. 1-for-1. Pero si Flap ang nababawasan. Ace and Kid, hinahabol si Flap. But the lifesteal and the Shaw Essence is there for Flap TZ. And mukhang makakatakas ang dragon ng Pilipinas as Fio and maybe go down for both teams. Yes, yun nga lang dito, Kuya Reptar, pwedeng makuha yung first turret here on the top lane as per Lusty and Flappy trying to defend here. Sama mo na si Pew, even with Rebo, walang minion wave ngayon dito ang Burmese School. Ang lalim ni D! Sobrang lalim mo D, pero nakagawa siya ng damage dito. Kid and Ace going for the crab coin and no kills, pero isa! Nahuli at napitas dito si Carl TZ. And that is gonna be a 2-for-1 lead right now for Burmese Schools. Kasi ano, uy! Nahuli pa si Lusty. Oh my. Si D. Nagalit na dito si D. Naririnig niyo yung mga sinasabi natin sa kanya na okay, hindi daw ako maguling mag-dragon. Sige, subukan ko nga yung ano, isa sa mga bayani ng Pilipinas. Ginagamit yung lapu-lapu. Pero Brand Esports, hindi nila papayagan na matalo sa lapu-lapu dito ng Myanmar. Unfortunate turn out of events talaga dito, Kuya Reptar. Na-pick off doon si Carl TC. Na-pick off din doon si Lusty. Pero ito, yung Imperial Justice, hindi tumama. Hindi nga tumama doon, pero si Kid din na-retro. Ando si Carl TZ blazing to wet. Pero tignan mo yan naman yung damage dito ni Kid. But Flap TZ coming in. And that's gonna be a kill secured by Ribo.
still playing really well here for Blend Esports. Few muntika na nga, pero nakatakas siya. Burmese Ghouls, ha? Mukhang na-surpresa nga dito ang Blend Esports sa aggression nila. Pero wag natin kalimutan ang nangyari sa first game. Ito ang nangyari. Burmese Ghouls had the lead. Naka-comeback ang Blend Esports. Hindi imposible yon dito sa game number 3. Hindi talaga imposible ang comeback dito. Pero as per Blend Esports, they really somehow to make a punch dito laban sa Burmese Ghouls. Ito lang yan eh, Kuya Reptar eh. Burmese Ghouls, alam natin na they are very strong on the early stages of the game. Oh, oh. Pero if this momentum keeps up until makuha yung unang Lord or let alone makuha yung pangalawa, Brain Esports, they have to find a way kung paano rin pasukin dito yung mga backlanes ng Burmese Ghouls eh. And I may say dito ha, Kuya Reptar, ang magiging sagot nila dito is about Flap TV, about Lusty getting the setup na kailangan. At ito pa, si Rito, oh! Look at the yin-yang overturn na may connection dito sa Fatal Links as two members. Apo, alam natin masakit din yung damage niya. But what Brent Esports has is good control. As long as hindi mahuli si Rebo, as long as hindi masyado mapitas na maaga si Lusty, and as long as si Few, napapabayaan lang umikot-ikot sa teamfight. Oo. Pero as per Carl, yes, he actually get picked off doon with a combination ng skills ng Cho and as well ng Sylvana. I may say dito, mga kaibigan, uncontested pa rin dito ang Claude dito ni Carl TC. And ang kailangan lang naman natin talagang gawin dito is just i-prolong itong game na to. Kasi into the late game, they could be potentially out-damaged dito ang Burmese Ghouls. Kasi kung titignan mo rito si Few, this is a Benedetta support. Yeah. And all, halos lahat sila dito could potentially get damaged. At kumbaga si Lusty rito, siya na yung pinaka-tank eh. Parang apat yung pwedeng mag-transition yes into a carry dito sa Brain Esports. And exactly, Lusty and Flap TV lalaban sila. There goes the Imperial Justice, pero yung kadenong ginto dito ni Lusty ay nagamit na. That is the Black Dragon form of Flap TV. So parang Burmese Ghouls, nag-bait out lang sila ng mga abilities dito knowing that gusto nila mag-push. Mahuli dito ng Cometic Lance si Rebo. But Rebo is gonna be able to get away si Few. Munti ka na. And yung Benedetta na mid laner dito ni Few ay medyo nahihirapan. That's a testament yan sa Burmese Ghouls naman. Respeto sa Brand Esports. Nagawa nila yung kailangan nila gawin para mahuli. And nahuli nga si Flap TZ naman dun sa bottom lane. Burmese Ghouls, mukhang nagising na nga sila dito, Kuya Rob TZ. Honestly, buti na lang hindi pa magre-respond yung Lord kasi this is gonna be a good time for the side of the Burmese Ghouls to take the Lord whenever si Flap TC ay wala sa Brain Esports. Pero so far ngayon dito, Kuya Reptar, ang ganda ng early game na ngayon ng Burmese Ghouls. Few barely getting out alive doon. Oh no. Kaya ba? Okay lang. 2-0 lead naman eh. And hindi pa naman natin kailangan isulat pupunta tayo sa game 5 eh. Are you counting na matatalo dito ang Bren? Hindi. Oh. Sinasabi ko lang dito na easy lang. Easy kalma lang. Lang tayo, Pilipinas. For sure, kalmado lang ang ating mga tropa or yung mga Filipino fans natin dyan as they all know din naman na yung draft ngayon ng Bren Esports is really a scaling lineup. They could all get damage yes onto the late game. Kailangan lang nila makakuha ng mga magagandang trade-off dito sa Burmese Ghouls. Yeah. Huwag silang masyado munang mag-assist. Hayaan nyo muna itong Burmese Ghouls to take the aggression and hold it from there. Imperial Justice na pinasukan na dito ni Mavis si Kalt Easy kasi gusto niya kunin yung purple buff. Dako! Si Ace na kukuha. Pero ito na ang Brand Esports. Ginamit ang Black Dragon 4 pero ayaw mapunish ng Burmese Ghouls. Hindi sila lumalaban. Burmese Ghouls back off. Brand Esports, kailangan rin nila mag-back off dito. And I like what Burmese Ghouls are doing. Ano ba sinasabi ko? Hindi ko gusto yung ginagawa dito ng Burmese Ghouls na invadean dito si Carl TZ and umabot na sa punto dahil sa push ng mga tori ng Burmese Ghouls, nahirapan na mag-farm dito si Carl. Pero alam mo, ang pinakamagandang nangyayari or ginagawa ng Brand Esports dito, si Few, ginagamit niya yung kanyang Electo Final Blow para sa mga Minion Wave. Ito rin yung isa sa nagiging rason kung bakit hindi makakomplete snowball ang Burmese Ghouls. Yes, lamang sila rito around what? 6,000-7,000 lead against Brain Esports. Pero hindi nila ma-choke out ng mga resources ang Brain Esports kasi hindi sila basta-basta makapush kasi yung mga Minion inuubos dito ni Few. So ngayon,
Burmese goal, they have to take Lord, it somehow slow. Yep. Pero they have to take the first lore dito. And makikita mo dito sa mapa dito, Kuya Reptar, iniikot-ikutan na ngayon dito ng mga members ng Burmese goal. Zino-zone out na nila, naghahanap sila rito. Ina-anticipate nila, that alam ng Brand Esports, na susubukan nilang kunin yung lore. So, maghahanap sila rito ng pick-off before they actually try to take the lore. Or baka simula na nga ngayon to ni Ace. Okay. Here comes Ruby Didi. Pupunta siya sa top lane. Kasi nakita niya yung Benedetta ni Few. Won't be able to go for a deep push. Brand Esports gets to bait out. That's gonna be a good zone, huh? Pero sila si makakapasok sa Lord. The Lord resets Black TG. Ang dami-dami sa nakuha niya dito. Black Dragon form. Kinubit niya si Kid. Pumasok. Pero masyado malalim dito si Kid. Killing spree para kay Rebo. Hindi nakapunta sa kay Carl TZ yung kill. But Brand Esports, that could have been really bad for them, mm-hmm. ha? Pero masyadong malalim ang pasok doon ni Kid with the Circling Eagle. Brand Esports nakagante ng isang kill doon. Good news for Brand Esports that hindi ganon kalalim yung minion wave doon sa may top lane. Kasi ito ngayon ang magiging problema ngayon ng Brand Esports. Eh. It's good na na-pick off nila doon si Kid. Na-cancel ngayon yung pagkuha ng First Lord. Pero kasi ito pa yung isang dilemma ngayon dito for the side of Brand Esports. Eh. Itong show na to, there's always a possibility to do side lane pushes. Pero ngayon, Burmese Gold, they're trying to get the First Lord. Ang tanong, makukuha ba? Yes, ang sagot! Ang sagot ay ang Brand Esports ay lalaban dito. Carl with a blazing duet! Pero wala siya napitas. Nahuli pa nga ni Ruby Didi si Carl TZ dito. And oh no! Tatlo ang nawala sa Brand Esports. Flap TZ ang nakuha din doon. And with the Lord marching in, Brand Esports, this is the biggest lead that Burmese Ghouls has had the entire series. Oo. And again, mukhang nagising na nga ang Burmese Ghouls. Sabi nga nila, grand finals to. Hindi kami mamaya ng Brand Esports dito. And mukhang gusto nila tapusin, Kuya Rob. Mukhang matatapos nga nila to. Pero disiplinado raman ang mga tropa natin from Myanmar as they took down two base turret dito ng Brand Esports as the Lord is so healthy pa ngayon, Reptar. Pero yung Fatal Links, apat! Apat! Nagamit dito, Few na Electrify na Blow! Nawala dito sa Brand Esports! Lumalaban pa! Dupit-dupit sa sila, pero yung damage dito ng Lord na masyado mataas! Tatlo ang nawala sa Burmese Ghouls! The defense is successful! Brand Esports, muntikan na Burmese Ghouls! Lose 3, kailangan nila mag-reset. Brand Esports, humihinga pa at lumalaban pa dito, Kuya Rob! Pero Reptar, undeniably, look at the instant replay. Ganito nagsimula yung laban. Dalawang tore, nabasag na agad dito ng Burmese Gold. Then, yung Lord, buong-buo pa doon. Maganda yung Fatal Links. Yes, napatay doon si Lusty. Fortunately, naubos sila doon ni Carl TZ. Pero kailangan ngayon kumuha ng map control ng Brand Esports. Look at the once again, going 1v1 dito kay Flap TZ. Oh no, Kuya Reptar, alam natin maganda yung naging teamfight nila doon. Pero yung mga tore nila naman ang naging kapalit nung tatlong kanilang napatay. But Carl TZ going in! Blazing duet! Kid, muntikan na nga mahuli doon. Lastly, nagamit na yung Fatal Link, so hindi na niya magagamit Imperial Justice. Here comes the cutoff coming from Burmese Ghouls. And there goes the Electro Final Blow. Isa lang ang nahuli dito, that's gonna be Carl TZ. Pero Brand Esports are still pretty healthy. Flap TZ, oh no, nahuli ng Burmese Ghouls. But tingnan natin kung ang Brand Esports makakadepensa na naman. They still have Lusty, they still have Few, they still have Rebo, they have good crowd control, good damage. As Few, nakita ni Ace, pero ang Burmese Ghouls straight to the base. That is a 2-1. And ladies and gentlemen, masasabi na natin, we have a grand finals. We called it right, Reptar.